Jesus in my life, more than anything this world can offer me. For I know that He alone can satisfy. Just to know He's leading in my life is worth everything. Power without end, from the heavens He ruled the universe. Countless angels waited on His every call. But one day I saw Him all alone on a road to death and untold agony. Just for me He suffered. Oh, what a price to pay. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito naman po ang ating Insight from His Word, our live online morning devotion na dinadala po ng Northside Baptist Church dito po sa Davao City. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po tayo sa umagang ito? At nagpapasalamat tayo sa Panginoon for this Thursday, November 19. Okay? 37 days more to go and then Christmas is always there. Okay? Preparado na ba tayo sa Christmas? Sabi nga nila, matuloy pa ba ang Christmas? Talagang tuloy-tuloy po yan. Hindi mo yan madelete doon sa tawag nito, sa ating kalendaryo. So tuloy-tuloy lang po tayo. Nagpapasalamat po tayo sa umagang ito. Medyo mainit na ang 6 o'clock dito po sa Davao City. So to all our viewers this morning, to Ma'am Kay, dyan po sa Valencia City, sa Bukidnon. Good morning dira sa inyo, na imbag na bigat kada kayo amin ni Jenya. And to Mama Floral, dyan po sa Panabo City naman, mayong buntag dira sa inyo ma'am, with Sir Floral and the kids. At ang lahat po na ginagawa nyo dyan, God bless you. And also to family, to Ma'am Jocelyn Absidi, dyan po sa Compostela, Davao de Oro, mayong buntag dira sa inyo, okay? Kay Pastor Mandera and all the brethren ng Compostela Fundamental Baptist Church. And also to Pastor Randy Ritiza, good morning, Pastor.
kumusta na? Praying ta nga makaadto kita sa lingig, no? Ito ang puwan nagmaayo, kaya mangutan na kita kung unsa ang mga protocol. Kasi pagbalik nato diri sa Davao, di nata pasudlon. And to my wife, good morning also. So, thank you so much for this morning. At lahat-lahat po na mga viewers natin, no? To Jeffeline Plabiano, ning mayong aga gidira sa inyo sa Bacolod City. And praying that God will continue to bless you and all our listeners of this program nato, no? Every morning from Monday to Tuesday to Saturday po. So kindly pray for me. Minsan may mga feeling na nakakapagod din minsan, no? Talagang hindi na tayo bumabata, tumatanda na nga tayo, kasi ma-feel na natin yung pagod, ma-feel na natin minsan nakaka-bored ng mga situation, nakaka-boring na. But tuloy-tuloy pa rin tayo, kasi ang biyaya ng Panginoon tuloy-tuloy naman na binibigay niya po sa atin. To Ma'am Easter Batokael, good morning dira sa imo, Ma'am, sa Panabo City. How are you today? At kumusta po kayo? Kung mayroon po kayong mga greetings at ang mga celebrants natin for birthday, magandang at saka sabi pa na isa kong kaibigan, maligayang pagtanda. So God bless you to all our celebrants at lahat po na nagpaplano na magta-travel, ingat-ingat po tayo. At dito sa Davao City talagang, I don't know na sa mga checkpoint, but kahapon po nagsimula na yung essential entrance papunta ng Davao City, na hindi lang basta-basta na pupunta ka without essential thing to do sa city. So good morning muli sa inyong lahat. Ang ating meditation sa umagang ito ay nasa Psalms 57 na po tayo. At 11 verses lang po ito. At samahan niyo po ako. Babasahin ko sa inyo ito bago tayo magsimula sa ating meditation, no, sa ating greetings at shout out natin. Verse 1 sa New Living Translation po ako magbabasa. Have mercy on me, O God, have mercy. I look to you for protection. I will hide beneath the shadow of your wings until the danger passes by. I cried out to God Most High, to God who will fulfill His purpose for me. He will send help from heaven to rescue me, disgracing those who hound me. My God will send forth His unfailing love and faithfulness. I am surrounded by fierce lions who greedily devour human prey, whose teeth first like spears and arrows, and whose tongues cut like swords. Be exalted, O God, above all the highest heavens. May your glory shine over all the earth. My enemies had set trap for me. I am weary from distress. They have dug a deep pit in my path, but they themselves have fallen into it. My heart is confident in you, O God. My heart is confident. No wonder I can sing your praises. Wake up, my heart. Wake up, O lyre and harp. I will make the dawn with my songs. I will thank you, Lord, among all the people. I will sing your praises among the nations. For your unfailing love is as high as the heavens. Your faithfulness is riches to the clouds. Verse 11. Be exalted, O God, above all the highest heavens. May your glory shine over all the earth. May the good Lord bless the reading of this word this morning. At mag-pray po tayo. Lord, salamat sa umagang ito. Binigyan mo naman kami uli ng isang opportunity na makarinig ng iyong salita, Panginoon. Makameditate po kami in just a simple way at saka sa ikling panahon, Panginoon. Lord, tulungan mo kami. I pray for myself, Lord. Sometimes I feel tiredness. Maraming mga bagay kung bakit pagod ang tao. But thank you, Lord, for your grace and mercy that you have been showing to us. Thank you, Lord, for helping me and to my family and to the people of Northside Baptist Church. Lord, give me wisdom sa mga araw-araw na ginagawa ko po. I ask
forgiveness. Lord, may your grace be upon me. And to all who've been listening to this ministry, Panginoon. Lord, indeed, nagpapasalamat po kami na we could pray and we could bring the burdens of your children to your throne of grace. Pray for Ma'am Jocelyn Magayon, ang kanyang mga concern, Panginoon. I pray that you should answer those. Tulungan mo siya, Panginoon. At ang mga tao na may mga contact siya, Panginoon, kanyang mga ginagawa sa araw-araw. Tulungan mo kami, Panginoon, sa araw na ito. My family, my wife, my children. O Lord, be with them. And member ng Northside Baptist Church. Pray for our government, our leaders. Lord, may pray for those who are in bed. May mga sakit, Panginoon, tulungan mo po sila. At salamat, Panginoon, for this morning once again. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so to Ma'am Grace Baldosa Amatorio Notarte, magandang-magandang umaga po no, sa inyo dyan. Mayang buntag dara sa inyo sa Bindoy, Negros Oriental. And to Brother Ferdinand, also unto the kids, God bless you. And also to Ma'am Roslyn Baggy, good morning po. No? Mayang buntag dara sa inyo sa Magsaysay. God bless you to your family. To Pastor Abam Lanaban, Pastor, mayang buntag yun sa imo o happy birthday sa imong anak nga si Abigail. Happy birthday po. And also to Brother Nelson Raffles, good morning bro. Kumusta mo dira sa Tagum? No? Dugay-dugay na po ko wala nakabisita o Tagum. Da. Hangtod lang ko o gunsana ng panabo lang. Maybe one of these days nakabisita gidiha, no? Naman ko'y QR. So, good morning po sa inyo dyan. Ano pa, may sino ba dito? Baka may nakaligtaan ako. Okay, so salamat po, no, sa ating mga viewers always. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating meditation sa umagang ito. Psalms 57, nabasa na po natin kanina yan. At gawin na po natin, no. So, ang sabi po dyan, no, sa verses, you know what, David wrote the Psalms when tumatakbo siya o talagang nagtatago siya sa kay King Saul. Kasi nga hinahabol siya. Gusto siyang patayin ni Saul. At nagtatago siya sa mga kuweba kung saan siya pwedeng magtago. At bawat araw po, ang sa kanyang mga experience sa buhay niya, he gives advice on how to live our lives. To Pastor Rina Nacosta, dyan po sa mga agoy, mayong buntag sa inyo, dra, Pastor. And to Induyon family, dyan po sa Lingig, mayong buntag po sa inyo, dra, Ma'am Jinky. To Pastor Raul, Banilia, mayong buntag, dra, sa inyo, tanan. Okay, so, from verses 1 to 4, makita po natin dito that everyday, King David closed its day in prayer. He give all the concerns sa Panginoon. You know, when we start to trust the Lord, you know, He changes us and we could see the surroundings in the new aspects. Diba? To Era Cordero, mayang buntag dira sa inyo sa Cebu. Kumusta mo dira, Er? Isa sa mga bagay na makikita po natin sa araw-araw natin na pumumuhay. So, sabi ni David dito, he closed its day in prayer. So, lahat po na nangyari sa araw, talagang binibigay ni David sa Panginoon. At ang lahat ng mga concern, at umaasa siya at naniwala siya na mayroong pagbabago na makikita. You know, ang mga perspective natin sa buhay minsan on the way we understand it. But you know what, sometimes yun nga sabi ko nga, minsan nakakaboring ang buhay, di ba? Ang routine na pamumuhay natin. May pandemic pa, may mga crisis sa buhay. But lahat po 'yan, alam ko po, dalhin natin sa Panginoon ang concern na 'yan.
At alalahanin po natin, walang bagyo na 1 year or 1 month. Lahat po ng bagyo ay 2 araw, di ba? Hindi tumatagal po yun. It will not last forever. But when they come, God will take care of your problems. He performs and perfects all things for you. Ito ang maganda sa Panginoon, di ba? May mga bagyo na dumating sa buhay natin, but be sure na hindi naman po yan tatagal. At ang Panginoon ay dyan. Tutulungan niya po tayo. At makikita po natin yan on how we can do things para sa Panginoon, no? Di ba? Wala yung ano ko dito. Okay. So, isang bagay na makita natin, no? Tingnan ko muna yung ano ng... Okay. So, we believe on the situation that kung atin ipairal ang mga bagay sa buhay natin at hindi natin ibigay lahat sa Panginoon, di ba? Ang mga bagyo sa buhay natin, yes, dumadating talaga yan. We could not control those, kahit na nga sa atin sa Pilipinas, di ba? Pag dumating ang bagyo, ang pag-asa, walang magawa doon. Walang taong pwedeng sabihin na, bagyo, huwag ka munang darating, huwag ka munang dumalaw sa amin. Kasi kababagyo lang pa namin, di ba? Nangyari sa kay Rolly. Malaki ang pinsala na ginawa ni Rolly doon sa part ng Luzon. At dumating naman si Ulysses, di ba? So, ibig sabihin noon, ang nangyayari sa buhay natin po, yes, hindi natin kagustuhan po yon. We don't like that. Pero ang mga bagay na yan, mapag-isipan natin kung bakit dumadating po yan. So why not give those concerns sa Panginoon? And then we need to pray for that. We need to trust sa Panginoon na ang mga bagay po na yan ma-overcome po natin. So David closed its day in prayer and opened its day with praise. Yan, di ba? So umagang ito, nagpapasalamat ba tayo? Napupurihan ba natin ng Panginoon the moment that we awake and then we rise from bed? Diba? So sa verses 5 and 8, babasa po natin dyan kung paano ang Panginoon. Anong ginagawa ni David sa buhay niya? Diba? So while David was sleeping, God was working for him. Alam mo ba yun? Na habang natutulog tayo, God is working in our behalf, in our favor. Kaya minsan, kahit anuman ang lungkot ng buhay natin, anuman ang mga bagay na naranasan po natin sa buhay natin, still, God is in control. Diba? So when he awoke, diba? David wanted God to have all the glory and wanted to tell the world what he had done for him. So, huwag natin kaligtaan po yun. Ipaalam natin sa sanlibutan, ipaalam natin sa mundo, at even sa kalaban natin on how God is an awesome God. He's a wonderful God. He takes good care of us and we give all the glory sa Kanya. At huwag mo ibalik yung glory. It should be there always. Diba? So we should tell the world kung anong ginagawa ng Diyos sa iyo. Kasi minsan itong ating mga tiredness, ang anxiety na nangyari sa buhay natin, kapakanan ito ng kalaban natin. He will feel us something like that. Para bang you start to ano na, magreklamo ka. Mawala ka ng pasensya, di ba? Aburido ka. Yan ang ginagawa ng kalaban. So, whatever your eyes could see as early as morning sa pagtingin mo sa paligid, seeing our environment, use those situation or circumstances that we could glorify the Lord. Hallelujah. God answers prayer, remember that. And whatever He does, anuman ang ginagawa niya sa atin, it could bring glory to His name. You know what? Calamities pass. Sabi ko nga, walang kalamidad po na tatagal ng isang buwan. Diba? So praise God for seeing you through them.
Yung sa mga kalamidad na dumarating sa atin, how could we find hope when we experience despair in life? If we experience fear, crisis in life? So the Lord wants us that those experience na ngayon, it could bring glory to His name, na magpatuloy pa tayo, na ipapurihan natin ang kanyang pangalan. So David end the day with prayer, but he started with praises. Diba? To Ma'am Ethel Texon, good morning ma'am, and to your family, God bless you. So calamities come and go, but the goodness of God and His mercy is always there. Diba? Kaya sabi nga ni Prophet Jeremiah, ano sabi niya? There is new every morning. Great is His faithfulness to us. Kasi ang pagka-faithful ng Panginoon po, hindi po yan resulta ng pagka-faithful mo. God's faithfulness is not the result of His children's faithfulness. No. So even though that you are not faithful, God will remain faithful. Even though that you are not merciful, if you are not doing, obeying Him, God is still faithful and give His mercy and grace to each one of us. Hallelujah. Diba? So, sa bawat araw, we should lock up each day with prayer, lock up each day with prayer, and unlock each day with praise. Praise is a great medicine and will take all bitterness. Totoo po yun. Diba? The moment that you praise the Lord, the moment that we adore the Lord, kukunin niya yung mga sakit sa mga puso natin, the bitterness in the heart, envy, jealousness, and rest out of your life. Matatanggal po yun. Diba? Kasi nga, sabi nga natin, we could not control things na mangyayari sa buhay natin. Even our friends, we could not control them. Even in our family. But we could control on how we react on those circumstances. So we need to close the day with prayer, and we should lock out the day with praises. So when we are in the tight place, our great concern should not be how you can get out of it, but how God will be glorified because of it. Tingnan mo ha. Kung nandiyan tayo sa mga masikip at saka talagang very tight na situation sa buhay po natin, ang ating concern po doon, kung paano tayo makalabas sa kagipitan na yan, kung paano natin ma-overcome ang mga bagay na yan. But we need to understand that through those kagipitan, through those crises in life, magamit po natin yan still to glorify the Lord. That in spite of, in the midst of crises of life, circumstances that is not favorable to us, we need still to be thankful sa Panginoon. In everything, give thanks, for this is the will of God. To Brother Tong Delcano, Dara sa Kirayan, Tong, good morning sa inyo. I pray that your name will be glorified, Lord, in our midst. Diba? So, do you find yourself simply enduring difficulties instead of using them to help yourself grow? Diba? So, huwag na natin hanapin yung mga bagay na yan. Kung mayroon man dumadating na mga trials in life, gagamitin natin yan para mag-grow ang ating spiritual life for God's glory. So try closing each day in prayer and opening each day with praise. Give God an opportunity to accomplish His purposes in your life. Hallelujah. Ito mga bagay na ito po, inaalaw ng Panginoon para ma-pursue ang layunin ng Panginoon sa buhay natin. This opportunity
Kasi tao tayo, di ba? Even myself, I could feel the tiredness of life. Na para ba yung ang ginagawa natin, pabalik-balik, ito na lang ginagawa natin, nakaka-bored. But still, at the end of the day, we could close the day with praises. Lord, thank you so much. Yes, I know. Yes, we know that this life belongs to God. He's the creator of this life. At dapat, papurihan natin po siya. So, kapatid, samahan niyo po ako. We should enjoy life being with God. We should enjoy things in this world even though na alam po natin na we're just passing by. So whatever circumstances that we are facing as of now, Lord, I know that it will come to pass because of your grace and mercy. But sa mga bagay, material po, diyan tayo mamroblema. Diba? At ang mga bagay na yan ay dapat natin ingatan. So if we are striving, if we are struggling in life because of what we want to happen in our lives, not on the plan, not on the blueprint that God has made to us, then it will come to pass na talagang mapapagod ka. So why not come to God? Sabihin natin sa kanya ang mga bagay na yan. So thank you so much for this morning. I hope and pray na ang salita ng Panginoon po ay makabigay sa atin ng sagot sa ating mga dasal. May mga sagot ang ating mga buhay sa mga tanong ng buhay, should I say, sa salita ng Panginoon. So bukas muli, kita-kita po naman man tayo. At muli ang ating pong programa. Salamat po na kindly pray for this sa program, no? Na marami pang mga kaluluwa at mga anak ng Diyos na ma-strengthen sila through His Word. Muli po, itong inyong, mga, inyong kaibigan na Pastor, Pastor Ray Sarsuela Chespa ng Northside Baptist Church dito po sa Davao City. Good morning po. Mag-close tayo sa prayer. Lord, salamat for this morning. Salamat for encouraging us, reminding us from your words that our concern in life, ibigay namin lahat sa iyo at asahan ka namin, Panginoon. Lord, I continue to pray for our friends. I pray for Brother Tutong Delcano. I pray for his family doon sa Kirayan. And also praying, Lord, for sa kanyang sister, Panginoon. Ang mga chemo, ang kanyang chemo every week, Lord, I pray for the needs. Oh Lord, have mercy on them. I pray for Pastor Garubilio sa kanyang recovery, Panginoon. Si Aileen Dalisay, Andamon, Lord, I pray also for her. I pray for Induyon family sa Lingig, Panginoon, be with them. Provide their needs. Kanyang mga anak, Panginoon, na malayo sa kanila, O Lord, ingatan mo rin po sila. Pray for Ritisa family. Lord, be with them. Pray also, Lord, for mga Agoy brethren. I pray, Lord, for them. And all of us, Lord. Sinining Plabiano sa Bacolod. Oh, Lord, be with them. Notarte family sa Negros Oriental, Panginoon. Be with them. Absidi family sa Compostela Davao de Oro. And thank you so much, Lord. Brother Nelson Rafals. Ingatan mo rin po sila, Panginoon. Provide also the needs. Have mercy on us, Lord. Lord, kawaan mo po kami. Ikaw lang, Panginoon, ang aming maasahan sa buhay namin. Because it is better to put our confidence sa iyo, Panginoon. Not on the materials, not what we could see in this world. Lord, forgive us from our sins. At what David said, Lord, restore unto me the joy of your salvation. Thank you so much, Lord. We commit to you everything today. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so nawawala ang ating nawawala ang ating thank you.
nasa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panang sasambahin, balikid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan sumira.